Golden State Warriors, mga idol, meron ngang matinding bala laban sa Boston Celtics bukas. Dahil Game 6 na nga, ito nga si Klay Thompson ay inaasahan na sumabog na naman kagaya nga ng mga nakaraang Game 6 na performances niya. Historically kasi, mga idol, ito nga si Klay ay talagang nagpe-perform sa Game 6. At nung laban nga nila ng Memphis, mga idol, second round ng Game 6 noon ay si Klay Thompson ay sumut ng 8 three-pointer, 30 points in total. Tapos yung kanyang pinaka-iconic Game 6 ay yung laban nga sa OKC, 11 three-pointers and 41 points. At ito nga si Trae Young, inaasahan din itong si Klay Thompson na sumabog nga bukas. Sabi niya, feeling niya nga daw si Klay ay i-score ng 50 points sa Game 6. Ngayon daw ay nagwa-warm up pa lang si Klay Thompson. At sa interview na nga mismo ni Klay, sinabi niya gusto niya nga daw na magkaroon ng isa na namang big game sa Game 6. Pero nga mga idol, isa lang naman daw ang goal nila. Ayun nga, ay manalo ng isang game para nga manalo sila ng championship. Sabi ni Klay, hindi nga daw niya pipilitin, hindi nga daw siya maglalaro ng hero ball para nga mapanindigan lang daw yung Game 6 Klay na nickname. Gusto niya lang daw gawin yung kanyang dapat na gawin para nga manalo ang kanyang team bukas. At iyan nga mga idol, ang tamang mindset neto ni Klay Thompson. Mahirap naman tira siya ng tira, marami nga siyang puntos pero marami rin siyang mintes, tapos natalo pa. Mas pipiliin sigurado neto ni Klay Thompson ang panalo bukas kesa sa malupit niyang performance. At nanggaling na nga rin mismo mga idol sa kanya nung nakarang mga interview niya, mas pipiliin niya na nga daw manalo ang kanyang team na Warriors kahit nga meron siyang pangit na performance. Dapat nga lang siguro mga idol ipagpatuloy ng Warriors yung kanilang magandang ginawa nung Game 4 pati na rin ng Game 5. Ituloy nga nila dito sa Game 6 mga idol para nga sila ay magkampiyon na. Pero anyways nga mga idol, sa tingin nyo ba aabot pa tayo sa Game 7 o tapos na nga ang series na ito bukas? Komento nyo lamang ang inyong mga opinion. At sa ating next balita nga mga idol, Toronto Raptors, ibabalik si Fred VanVleet. Expected nga na magbigay ng kontrata itong Raptors dito kay VanVleet, 3 years, $89 million. At kung ibabase nga natin mga idol ay ang salary niya sa kanyang performance last season para sa Raptors, ay worth it nga siya sa ganyang pera. Nag-average nga siya ng 20.3 points per game, 4.5 rebounds and 6.7 assists sa 37 minutes na kanyang paglalaro. At malaking tulong nga rin siya sa Raptors mga idol dahil nga rin sa kanyang experience. Tinulungan niya itong team na ito noong 2019 na manalo ng championship, tapos this year ay all-star pa nga siya. Kaya naman mga idol, siguradong ang Raptors, bukal sa loob nila, bukal sa puso nila, nabigyan nga ng ganitong kalaking pera itong nga si VanVleet. Pero anyways nga mga idol, para sa ating next balita, meron niyang trade proposal para sa team ng Hawks at pati na rin ng Jazz. Kung saan ibibigay nga ng Hawks mga idol itong si Clint Capela, John Collins, Kevin Werther at pati na rin ng 16th overall pick para nga kay Rudy Gobert. Sa unang tingin mga idol ay parang luging-luwi nga dito ang team ng Atlanta. Pero kung ikukonsidera nga natin ang mga positibong pwede mangyari sa Hawks ay parang fair na rin ito mga idol. Makiklear up nga nila ang medyo malaki-laking salary na itong tatlong player na ito. Tapos magkakaroon pa nga itong si Trae Young ng All-Star caliber teammate si Rudy Gobert na 3-time defensive player of the year. Nagkaroon na ng flexibility ang team ng Atlanta Hawks mga idol sa offseason. Tapos meron pa nga silang Rudy Gobert. Kaya naman mga idol, parang magandang gawin nga ito ng team ng Atlanta Hawks itong trade proposal na ito. Pero anyways mga idol, pag-usapan na nga natin ang ating panghuling balita kung saan itong si LeBron James ay pinagtanggol nga itong si Anthony Davis matapos nga siyang batikusin ng ilang mga fans. Sabi nga daw neto ni LeBron, huwag kayong malito. In due time nga daw, i-remind nga daw ni Anthony Davis kung bakit siya si Anthony Davis. At hindi na nga daw makapaghintay itong si LeBron na ma-unleash na next season itong si AD. Pagpapakita lang ito ni LeBron na sobrang laki pa rin ang kanyang tiwala dito nga sa kanyang superstar teammate. Well mga idol, nanalo lang din naman kasi sila ng championship. Kaya sobrang laki nga ng tiwala nito ni LeBron sa kanya. Laking tulong ni AD mga idol sa Lakers ng 2020 championship nila. Netong last seasons lang naman talaga ay sobrang daming ang injury ang kanyang natamo. Kaya nga parang dinedisrespect na siya ng mga NBA fans na hindi na daw siya ganun kagaling. Kaya naman sabi ni LeBron, hintayin nyo lang next season, iririman kayo ni Anthony Davis kung sino talaga siya. Kaya naman excited siya mga idol at dapat din ang mga Lakers fans ay maging excited dahil mukhang healthy na nga itong si Anthony Davis, mukhang ayos na ang kanyang katawan at mukhang ang handa na muling magdomina sa NBA. At yan ang alamang din muna mga idol para sa ating mga balitang NBA ngayon. Maraming ang salamat sa inyong panonood. Huwag na rin kalimutan na mag-like and subscribe. Bye!